Ang Pilipinas ay isa sa bansa sa Asya na sinuwerte sa likas na yaman, hindi lamang sa ganda ng kalikasan, pati na rin ng mga nagagandahang flora at fauna o mga iba't ibang species ng mga hayop at halaman. Marami sa mga Pilipino ang malamang hindi alam na ang Pilipinas ay bahay ng mga kakaibang hayop na endemic. Makikita lamang ang mga ito sa ating bansa. Sa mga piling pulo o isla ng Pilipinas, namumukod-tangi silang nabubuhay. Isang malaking challenge sa bawat Pilipino na makita ng buhay ang mga endemic natin sa bansa. Maging misyon ng bawat isa sa atin na masilayan ang mga hayop na ito ng buhay at hindi lamang sa mga libro. Bagamat may ilang kabundukan at gubat sa bansa ang matatawag na hotspot dahil sa illegal deforestation, illegal logging at illegal poaching, mayroon din namang mga selected spots na nabibilang sa magagandang halimbawa ng protected conservation. Isa na ang Palawan na ikinukonsider na may magandang pamamalakad ng pag-aalaga ng maayos sa kanilang kagubatan at kinalalagyan ng maraming endemic species sa bansa. Una sa ating listahan ay ang Spotted Imperial Pigeon. Ang Spotted Imperial Pigeon ng Pilipinas ang isa sa pinakamagandang lahi ng Imperial Pigeon sa buong mundo at ito ay makikita sa mga piling lugar sa Luzon, Mindoro, Sibuyan, Negros, Siquijor at Mindanao. Nakatira ang wild pigeons na ito sa mga gilid ng kagubatan sa mga nabanggit na lugar. Ang ikalawa naman ay ang Visayan Broadbill, isa sa kawili-wiling pagmasdan na ibon na animoy maliit na uwak. Kulay brown ang mga feathers nito at may deep blue ring sa paligid ng mga mata nito. Sinlaki lamang ito ng mga Maya. Ito ay matatagpuan sa mga kagubatan at isla ng Samar, Leyte at Bohol. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Philippine Dwarf Kingfisher. Isa sa mga kaingatan ng mga taga Polillo Island sa Quezon, ang isa sa pinakamaliit na kingfisher, ang Philippine Dwarf. Makikilala ito sa kanyang deep red na feathers at orange na tuka at ang deep blue streak sa likod nito. Makikita sa ilang kalat-kalat na ilog sa Polillo. Napakaliit ng ibon na ito na halos inlaki lamang ng isang pipit. Ang sumunod naman ay ang Philippine Flat-Headed Frog. Isa sa mga kakaibang palaka sa mundo. Mistulang na tapakan ng sandwich ang palaka. Mas kilala sa tawag na Buswanga Jungle Toad, Philippine Aquatic Frog o Buswanga Distang Toad. Matatagpuan ito sa mga isla ng Buswanga at Culion. Sa paglibot-libot mo sa mga sapa at ilog ng mga islang ito, maaari mong masulyapan ang palakang ito na lumulutang sa gilid-gilid at bumubulusok pailalim kapag naiistorbo. Ang sunod naman at ikalima sa ating listahan ay ang Philippine Eagle Owl, ang kuwago ng Pilipinas na mukhang agila. Sa laki lang nito ay mapagkakamalan ito ng batang Philippine Monkey Eating Eagle dahil sa kulay nito at tindig. Matatagpuan ito sa mga kagubatan ng Catanduanes, Samar, Bohol, Mindanao, Luzon, Leyte at Sibuyan. Dahil sa malakas ang atraksyon nito sa mga illegal poachers, ikinukonsider itong endangered at mahigpit na pinoproteksyonan ng mga pribadong conservation agencies at government agencies tulad ng DENR. Ang sunod sa ating listahan ay ang Philippine Sulfin Lizard, Mexican Green Iguana version ng bansa, at lumalaki ng halos 3 hanggang 4 na talampakan ang haba mula sa nguso nito hanggang dulo ng buntot. Madalas itong makikita kung hindi sa mga gilid-gilid na mga sapa, dagat, ay nakabitin ito sa mga kakahoyan na mga puno. Magaling silang lumangoy gamit ang flat nilang buntot bilang sagwan at mabilis panakbo sa mga lupa. Matatagpuan ito sa ilang kalat-kalat na pulo ng Luzon, lalo na sa parte ng Kabikulan at Kabisayaan. Sunod sa ating listahan ay ang Pandaka Pygmaea o Tabios. Ang Pandaka Pygmaea ay isang klase ng biya.
mas kilala sa parting Bicol ito bilang Tabios. Noong nakaraang mga dekada, naiulat ang Tabios na matatagpuan lamang sa ilog ng Malabon sa Maynila dahil sa polusyon na wala ito sa Malabon at sa mga magagandang kapalaran. Lumitaw naman ito at dumami sa Lake Buhi ng Camarines Sur. Isa sa dapat ipagmalaki ng mga Pilipino ang mumunting isdang ito sapagkat dati nitong hawak ang record na pinakamaliit na isda sa buong mundo. Ang full grown ng isang Tabios ay halos kasinlaki lamang ng isang butil na bigas. Ang sunod sa ating listahan ay ang Philippine Bearcat. Kung ang China ay may panda, ang Canada ay mayroong grizzly bear, ang Pilipinas naman ay may binturong o ang Philippine Bearcat. Cuteness wise, panalo ang binturong, mistulang crossbreed ng pusa sa oso, subalit ang binturong ay hindi isang klase ng bear at hindi rin siya isang klase ng pusa. Mas malapit pa niyang kamag-anak ang mga raccoons, civets o ang genets. Dayuhin ang Kaluit Island sa Palawan at maaari nyo nang makapiling ang mga domesticated na binturong na siya namang napakalambing na animoy sanggol ang mga pag-uugali. Ang uli sa ating listahan ay ang Philippine Tarsier. Hindi kumpleto ang ating listahan kung wala ang kinagigiliwan na tarsier. Isa sa kinoconsider na pinakamaliit na lahi ng primate. Aktibo ito sa gabi at mahilig itong kumain ng mga insekto. Kung nais masilayan ito, maaaring makita ito sa mga protective sanctuary lalo na sa lugar ng Bohol. May pailan-ilan pa rin makikita ito sa kabundukan ng Samar, Leyte at Mindanao. Salamat na rin sa ibayong pagbabantay ng mga kinauukulan. Dumarami nang muli ang mga tarsier natin sa mga kagubatan. May tatlo tayong species ng tarsier na matatagpuan sa ating bansa. At bagamat mas mahigpit ang pagbabantay sa mga ito kumpara sa ibang endemic species, dahil na rin sa pagiging super sensitive nito, minabuti na gawan din sila ng breeding facility na magsisilbi na rin bilang observation at research post para sa mga cute na nilalang na ito. Sa videong ito ay ipinakita namin ang ilang mga listahan ng mga endemic species sa Pilipinas. Kung meron kayong mga karagdagang impormasyon at paksang gustong pag-usapan, malaya nyo lamang itong ilagay sa comment section. Maraming salamat!